Hello, magandang araw sa inyo lahat. My name is Benji Palaron Jr., your trusted licensed real estate broker and entrepreneur. Right now, andito ako ngayon sa field dahil kasi nga marami akong kliyente na sinisabisyoan at marami rin tayong mga clients na nagtatanong. Siyempre, mga viewers natin na nagtatanong about real estate. So, one thing na laging tinatanong sa akin, ano ba ang proseso ng pag-extend ng backhold or mag-extend ako ng another room sa bahay na pinili niya or mag-renovate siya ng design niya sa home. So maganda yung topic natin for today for sa mga bumili na ng property ng real estate. Kailangan rin tayong marap rin sa ating kliyente para experience din natin yung mga kailangan nila. So I'm doing this video for you guys. So guys, manood at matuto. Okay guys, yung pagpaproseso ng pag-extend ng backhold o ng property, may proseso yan, step by step yan. Always remember may policy. Hindi ito basta-basta, kagawa na ako, ganyan. Ganun kasi yung ugali nating mga Pilipino. Pag nakakuha na ng bahay, o luba, gawa na ako agad, hindi. Ngayon kasi, may natatawag na tayong urban planning. So, kailangan nasa sa ayos at meron itong mga documentation, proseso, at permits na dapat ayusin bago mag-extend o mag-relocate sa isang property. Lalo-lalo na ako sa subdivision at sa condominium dahil kasi may rules and regulation. Natin, may rules and regulation. Alam ko mainip kayo, excited kayong mag-improve o magkaroon ng sariling team ang bahay nyo o gawin yung dream house nyo, laging merong policy or rules and regulation na susunod. So, dapat natin susunod. Okay? Ito yung mga sumusunod. So, hindi naman to standard but lagi itong hinahanap. First, dapat naka-turnover na yung property sa iyo. Ano yung sinasabi dapat naka-turnover? Dapat yung property na nabili nyo ay tapos na sa turnover processing. Wala na ito sa developer. Nasa iyo na. Kumbaga, binigay ko na sa iyo yung responsibilidad ng property na ito. Itong leasing property. Dahil kasi wala ka nang habol sa developer. Dahil kasi kompleto nang nabigay ng developer yung bahay na ayon dun sa kontrata. Kasi dun sa kontrata nyo, kung bibili ng property, nakasagad dun ano yung mga materials na nilagay, ano yung mga turnover features ng bahay, ng condo, meron ba yung wall finishing, may mga tiles ba yan. So, ando nakasaad yun. Kaya remember guys, always read your contract sale. At always read, ikit nyo yung ano, yung flyers na nakita nyo, na punta nyo yun, kasi yun yung pinapromise ng developer sa loob. Okay. Pangalawa, before kayo magkaroon ng extension sa bahay kasi, kung na-turnover yung sa loob ng bahay, wala nang gagawin yan. Wala nang permit yan. Except kung mag-extend ka ng backhold. So, ano yun? So, sa condominium mo naman, syempre, magre-request rin kayo ng renovation or change of may tiyatawag silang form na request for installation in extension or renovation of property or unit na tatawag. So, kailangan yung mag-ayos ng plano at mag-fill up kayo ng form for that request. So, hinahanap naman dun sa request yung form or yung plano na gagawin nyo. Sa ibang subdivision naman kasi, may standard size yung backhold. Sa condominium naman, kung magre-renovate ka, so kailangan rin yan, meron rin standard sukat sila.
na inaabot kasi baka matamaan mo yung mga electricity pipeline, so dapat aprobado ng developer. Like kasi meron siya. Second, kung may plano na kayo, syempre listahan ng taong punta dun sa ano at gagawa at schedule. So, depende naman to sa schedule ng developer kung kailan yung paggawa. Sa bahay naman po, depende yan sa schedule ninyo kasi may tiyatawag ng construction cost, diba? Yung cost ng tao sa paggawa. So, pag about that, wala na yung developer doon. It's your own cost na. So, kayo na po magko-compute o mag-negotiate dun sa foreman or sa interior designer mo, kung interior designer ka, or meron kang carpenter na. So, yung mga sukat-sukat. Basta ipakita lang lahat sa developer and may permit sila. Third, dapat ready na yung construction ban. Ano yung construction ban? Yung construction ban, importante ito. Ito yung insurance ng developer doon sa buyer na magre-renovate o mag-extend. Kung may man may nasira doon sa develop, ginawa ng developer, like diba, nag-extend ka ng bakod. Diba? So, yung bakod, nasira mo yung sidewalk. Siyempre, kasi hindi naman bayad sa iyo. Kaya nga, kala ng ibang tao, kaya mong subas yung sa Maynila, nagagalit tayo, bakit sidewalk, harap ko yan eh, akin yan eh, diba? No. Yung sidewalk yan, sa public yan, diba? So, meron niyang measurement, sinasabi, diba? Sa permit. At, kung nasira mo to habang ginagawa yan, babayara, doon iaawas yung bayad ng nasira na doon sa development, di ba? Doon iaawas yung nasira doon sa construction ban. Kung wala naman nasira, iba. Sa condominium naman, may nasira kang pipelines, electrical fixtures, or nagka-crack ng wall yung kabila mong unit, yung kasama mong unit, yun. Magbabayad din, iaawas din yung construction ban. So, kailangan yung construction. Tapos, number 4, so, kung natapos niyan, naayos niyan, minsan, yung developer i-inspect yan kung tama yung ginawa. So, may final inspection yan. But, case-to-case basis naman yung number 4. Kasi, minsan, hindi na, nagawa na, at wala ng problema, ayos na. So, after that, within 30 days or 2 months, ibabalik yung inspection. Kung wala na. Ayun, may natutunan kayo sa video na ito. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Mag-like, share itong video na ito para makatulong sa iba sa nang gustong matuto sa about real estate. And huwag nyo kalimutan mag-press ng bell button para magkaroon kayo ng update sa aking video. So, have a great day and bye! Thank you so much for watching. See you again on my next video.